welcome to my very first vlog. Samahan niyo ako sa isang araw sa buhay ko bilang isang Medtech student. So itong araw na to ay isang klase lang sa iba't ibang araw at sitwasyon na pwedeng katulad o iba sa iba't ibang estudyante. So kung iniisip nyo na puro pag-aaral lang yung makikita nyo, sorry to disappoint you, but no. So, simulan natin itong araw na to. So, again, ako si Michelle Rapelo, 20 years old, isang third year medtech student sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Siyempre, sisimulan natin sa pag-prepare sa pagpasok. Yun sana ang gusto kong sabihin, kaso since pandemic, online classes nga pala kami. So, take two! Hanggat maaari, gumigising ako ng maaga kasi unlike other students na nasa tahanan nila, nandito ako away from my family, kaya ako lang nag-aasikaso dito. So, I like to do this and that and also some of this and this and that and now my problem is that. Hindi naman ganun kahirap para sa akin na gawin itong mga chores kasi in the first place, sarili ko lang inaasikaso ko unlike other students na madami pang responsibilities sa bahay nila. Also, mas masarap pag-aral kung malinis at maayos yung paligid mo, hindi ba? Mas okay na rin natapusin mo lahat ng gawain para dare-diretso oras mo sa pag-aaral. Also, always make sure to have breakfast. Pwede ka rin maligo na para mas fresh yung pakiramdam mo. Since online, as a student, always check your emails and canvas. Maganda rin na may list ka and sked ng mga gagawin for the whole day. So, in my case, inuuna kong tapusin yung lectures and activities ng subject na kasked for the day. So, ang laking tulong din na maaga kang gigising para if ever na mag-upload in advance ng modules, you can take that opportunity para maayos yung notes mo in advance. Then, kapag oras na mismo ng klase, mas madali mo masusundan yung actual lecture for that subject. After noon, pwede mo na i-continue yung iba pang activities na kailangan mo tapusin. So, mahirap mag-focus kapag free time mo na yung gagamitin mo para sa schoolwork. So, iwas tayo sa distraction. Gumagamit din ako nitong Pomodoro timer na software kung saan pwede ka mag-set ng time intervals with breaks in between hanggang sa makumpleto mo yung isang buong cycle habang nag-aaral. Depende sa'yo kung gaano mo katagal gusto. And this is a good way to avoid burnouts na din. Matatrack mo din kung ilang na minutes ka na within the day. So, usually sinasabayan ko to ng 4 hours up sa Chrome para ma-block din yung apps na nagsaserve as distraction. After 25 minutes, mag-a-alarm siya to inform you na it's time for your 5-minute break. So, minsan, may pagod na hindi nasasolve lang pagtulog lang, gawin mo yung tamang pahinga para sa'yo. Pwedeng pagsayaw, pagkanta, o pagpinta, at marami pang iba. Pero hindi talaga mawawala sa araw natin yung silent battles. Yung pressure due to high expectations, yung lungkot na hindi mo pwedeng ipakita dahil magmumukha kang mahina kasi hindi nila maintindihan kung bakit pagod ka. Pero I want to tell you na that is okay, that is normal, tao ka lang. And at times like this, syempre, God and my family plays a huge role, pero I'm really glad to have these guys. Supportive batchmates is one of the key talaga. And I don't think naaabot ako dito kung hindi dahil sa kanila. And I'm ending the day by packing orders and at least to read the finished lecture for the day. And that's a wrap. Thank you for watching. Bye!